Hello mga master, kumusta? Jesus Taylor po at welcome po sa akin channel. Ngayon mga master, idudugtong ko lang itong video kung ito dun sa nauna kong video na how kung paano gumawa ng breast pocket ng coat. Bali, idadagdag ko lang itong kaalaman na ito kasi doon kasi sa nauna ay pasada doon sa breast pocket na doon sa pagkabit ng mismong labi. So ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano naman ginagawa yung hand stitch lang siya kasi di ba yung pagtahi doon sa kanyang breast pocket doon sa mismong labi yung 1 inch ay ano kasi yun di ba tahi medyo may kahirapan yun. Ang ginagawa ko kasi optional doon kapag medyo nahihirapan ako yung gusto ko ng medyo madali lang ay ginagawa ko siya na hand stitch lang. Ito talaga yung usual na ginagawa naman sa mga bespoke din, kasama din ito sa bespoke na ginagawa kapag ano gumagawa ng breast pocket. So ito siya ngayon, isi-share ko sa inyo. Pero bago yan, meron pa ako ipapakita sa inyo na hindi ko rin naipakita nung nakaraan kasi medyo naitago yun sa camera. So ito siya mga master. So ayan, iyan na natin yung camera mga master, no? So yan yung ginawa nating breast pocket sa aking naunang video. So ito siya, ito yung breast pocket na yan mga master, no? Ayan siya. Ito yung labi na 1 inch. So ito yung sinakita ko sa inyo, pakita ko lang ulit ha. Kasi ito hindi kasi ito nakita nung nakaraan eh. Ayan, so ito yung, 'di ba? Ito yung sinasabi ko na malinis na wala siyang alawas. Ito yung alawas niya, ito. Ilabas ko lang ha, ilabas ko lang. Ayan, kung paano sa ito ipinapapasok, ayan siya. Ganyan lang natin pagpasok yan mga master, no? Ganyan. So ganyan lang naman yan siya. Ayan pasok ko lang kasi may butas naman yan dun sa loob eh. May butas yan. So ganyan lang sa pagpasok. At pagkatapos, tinatahi ko yan ng di ba sabi ko nung sa video na doon na tinatahi ko yan ng kamay para mag-fix siya, para mag hindi siya mabulat-lat. Ayan sa ito sa ay walang lock. Tatahiin ko siya ngayon. Ipakita ko sa inyo kung paano ko siya tinatahi na para hindi siya mabulat-lat, para malinis, para mag-fix siya master, magdikit siya. So ginagawa ko lang yung pagdahi. Ayan, so ganito. Parang ano to, running stitch lang ito na parang may pagka-lilip style siya. Ganyan lang. Ayan. Kasi hindi ko kasi ito napakita nung sa unang video ko, kaya makita ko sa inyo ngayon. Bali ano ito, continuation kung tutuusin. Pero mayroon pa akong idadagdag dito na kaalaman mga master. Maya-maya lang pag matapos ko itong bisting na ito mga master. So ito siya. Pwede naman ang ano. So ayan siya. Ayan siya mga master, nalilip na siya. Itong triangle na ito, pwede mo yung gupitin, pwede rin hindi na, para ayan, para malinis talaga siya. So ayan, malinis siya. Ito malinis din, wala siyang nakitang tahi sa ibabaw. Ngayon, ang ipapakita ko naman sa inyo mga master, itong, di ba nagpasada tayo nito, ito, ayan, ito. Di ba ito nagpasada tayo dito, yung para inikot natin, tapos ganoon din dito. Ngayon, ang gagawin, isi-share ko sa inyo ngayon master kung hindi naman natin ito ipapasada. May isang technique nito naman ito mga master na hindi naman siya pinapasada ng makina. Kasi mahirap ka kasi siyang i-target ito mga master. Mahirap kasi itong targetin sa makina mga master. So ang ginagawa ko kung minsan ay kinakamay ko na lang, parang lilip na lang siya. So ito yung gagawin ko, tuturo ko sa inyo. Halimbawa, kalasin muna natin ito mga master, itong tahi na ito. Kalasin ko muna. Ito yung second option ko na ginagawa mga master. So tinanan natin yung tahi sa makina. So ayan, wala nang tahi. Pero nandiyan pa rin itong fix ito mga master. Itong nakatahi dito sa triangle, nandiyan pa rin yan. Tapos dito kalasin ko rin dito sa kabila. Ituturo ko sa inyo kung paano ito ginagawa. Ito na, nakalas na mga master.
Linisan lang natin. So ngayon, ang gagawin natin, halimbawa, ganito yung ating pambulsa natay na natin. Eh, ngayon, nahirapan nga tayo mag-ikot dito mga master. Yung gagawin natin, bubuhin na lang ito. Para hindi tayo mahirapan, ikakamay na lang natin. Ang gagawin natin, una, i-bisting muna natin itong mga master. I-bisting muna. Buo na ito mga master. Bubuhin na lang yan natin. Buo na siya. Ganyan. Ayusin lang natin doon sa ilalim. Ganyan. Bubuhin lang natin. Ayan. Kasi wala na sa tahe eh. Ang gagawin natin, i-bisting natin siya sa kamay. Ayan. Pwede isang bistingan sa makina. Ganyan. Pwede isang bistingan sa makina. Pwede rin bisting sa kamay. So, dahil nga nagmamasilan tayo, bisingan na natin to sa kamay. So ganyan lang pagbisting mga masa. I-fix lang natin yung ganyan, o, ganyan. Ganyan, tapos fix lang natin ito. Ayan yung ating bisting. Este, natanggal pa yung sinulid. Ayan, so bisingan na natin. Ilak natin yung bisting mga master. Tapos ngayon, atin na itong kakargahan. Ililip na natin yan mga master. So ganito naman ang paglilip niyan mga master. Kung wala ko ng sinulid, no? Ubusan ako ng sinulid. So, lilipin natin yan yung tahi naman sa na dapat tahiin sa makina. Ngayon, ililip na lang natin. So, ganito. Mag-lock lang natin sa dulo. Ilock lang natin. Tapos, dahil mag-tahi tayo dito sa ito, ikakamay natin ito sa makina. Dito tayo magtusok sa ilalim muna para yung ano, di makita yung dulo. Ayan. Tapos, ililip lang natin ng ganyan mga master, no? Tahi lang. Kailangan konti lang yung, ano mo, makuhang matahi na tila. Ganyan lang. Ayan. So, ganyan lang. Parang lilip lang ito mga master na kung paano maglilip ng ayan siya. Ganyan na. Ganyan na. Kita ba sa camera? Sa, ano? Hindi malinaw naman eh. Ayan na. So ito, pag natapos na tahi ito sa kamay, para din siya tahi sa makina kasi ay wala din siya nakikitang tahi kasi lilip pagkatahi nito mga master sa kamay. Wala ito nakikitang ano tahi mismo. So ito yung optional naman ng ginagawa ko pano gumawa ng breast pocket mga master para hindi ka mahihirapan magpasada. Pwede itong gawin sa coat, pwede rin sa vest. Ayan. Tapos mag-lock lang tayo dito ng maayos mga master kasi siyempre kamay kasi ito kailangan ilock talaga ng maayos para hindi siya mabilis matas-tas. Tapos pag mag-lock tayo sa ilalim, no? Ayan. So, dito na tayo mag-lock sa ilalim mga master. Para dito yung ano yung sinulid. So, ayan na siya. Ayan siya mga master sa ang ating breast pocket. So, wala siyang tahi na makikita sa ibabaw. So kasi ito kasi tatasasin natin tong bisting na to. So lilip kasi siya, lilip. Ayan siya.
Diba? Ayan oo. Medyo may nakita pa nga dito yung isang hiblang sinulid pero maliit lang pero hindi ko lang naayos. Pero kung talagang inaayos ay mga master, hindi yan nakikita mga master. Medyo kulang-kulang sa ano, hatak sa loob. So ayan. So ganyan lang sa mga master kung paano ginagawa ang breast pocket na kapag kinakamay naman ang tahi para wala sa nakikita ang tahi sa ibaba mga master. So ayun po mga master, hanggang dito na pong video ko mga master. Marami po salamat sa inyong panonood at please like, share, comment at subscribe din po mga master. Tapos na naunang video pala master nito, panoorin nyo kung paano ginawa itong breast pocket na ito kasi ito, buo ko na kasi ginagawa ito eh. Buo na kasi sa pinapakita ko sa inyo ngayon mga master. So ang simula talaga nito, panoorin nyo lang yung how to make breast pocket o paano gumawa ng breast pocket ng coat mga master. So ayun po, marami po salamat sa panonood at God bless po sa ating lahat.